Ngayong araw na to, magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na crispy pork pansit kare-kare. Ito, magsindi muna tayo ng kalan at ilagay natin itong napakaraming baboy. Ito yung isang kilo mahigit. Ayan, lapit ko sa inyo, lapit ko sa inyo. Bali, isang kilo mahigit, ang dami ng ating baboy. O, pakukuluan muna natin to. Lalagyan natin yan ng patis. Patis na ilagay natin para naman eh, kumbaga eh, talagang manuot yung alat nito dito sa ating baboy. At syempre, maglalagay tayo ng bawang. Ilalagay natin to. At hindi natin to basta ilalagay ha. Dahil ang gagawin natin dito is pipit-pitin natin to para yung lasa na to eh, talagang lumasa dito sa baboy. Ilalagay na natin tong ano, napakabisang bawang. Ito yung magpapalasa dito sa ating ano. Yung basta lahat ang ilalagay natin dyan, yun yung magpapalasa at magpapasarap ng ating ito nga pala yung part ng baboy na ano to ha. Yung binte. Then, lagyan natin to ng paminta. So yung ilalagay natin paminta dito, yung pamintang durog. Yan, napakalasa niyan. Hayaan muna natin ito na kumulo. So ito mga ka-taste buds, ito yung mga ingredients na gagamitin namin. Gagamit kami dito ng talong. Ito yung nabibili na hiwana. At kitang-kita naman na napakaganda ng talong. So, diba? Lagyan natin dito. At syempre meron tayo ditong pechay. Ayan. So hindi natin hihiwain yan dahil buo nating ilalagay yan sa ating kare-kare. Ayan. So ito naman meron din tayo ditong sitaw. Ayan, ganyan kadami. Pwede na yan, marami na rin yan kapag nahiwa. Ilagay mo na rin natin yan dyan. At meron tayo ditong peanut butter. Ito yung pang kare-kare talaga. So kapag bibili kayo sa palengke, sabihin nyo yung peanut butter na pang kare-kare. Ito yung hindi masyadong matamis. Basta ganyan. At syempre gamit tayo dito ng bagong alamang. Ayan. Ito magpapasarap lalo ng kare-kare natin to. And then syempre meron tayo ditong sibuyas at saka ng bawang. At gagamitin tayo dito ng puso ng saging ha. Pero i-prepare muna natin to, itong mga bawang sibuyas. Ito mga ka-taste buds, at kinuha ko na rin yung puso ng saging na gagamitin natin. Ayan. At nahiwa na rin yan. Ngayon naman nahiwain muna natin itong ating mga ano, bawang sibuyas. Sibuyas, bawang. Kung ano naman. Ligyan muna natin. Para kapag sinap natin to, yung lasa niya talaga ang kapag-ginisain. Tapos talabas ang lasa. Ganyan yung mga technique kapag ginisain to. Hindi lang natin kailangan pinuhin yan. Basta ma-chop nyo lang, okay lang din yan. Ang gagawin natin dito sa lalagyanan. Ito naman sibuyas. Pag hiniwa nyo, ipagin nyo. Ito lang, medyo. Ayan, pag ganyan, hiwain ko lang ganyan. Ayan, okay lang din lang. Ayan, mabilis ang alam, hiwa. Ayan. Pag ilagay natin mamaya, kapag ginisa natin, kaya sabay-sabay natin yan. Ito naman, ating sitaw. Ang gagawin natin ng goma. Ayan, mga ganyan pa lalaki. Pansit, dadami yan. Okay na yan, okay na yan. Ayan, okay na ating mga ingredients. Ayan, bali, pinakuluan namin to ng napakatagal. Ayan, so ito na yung ano kinalabasan. O, di ba ang ganda-ganda ng ating pata. Pata ng baboy. Then next, ipiprito naman natin to. Ayan, sinet aside muna natin. Pwede na rin natin tong erectang prito. Ayan, painitin muna natin to, then lagyan natin mantika. Kita ang mantika, so lalagyan na natin to. Ito yung mantika namin na sumobra pa. At pwedeng-pwede pa rin dahil maganda pa yung kulay. Pwede pang gamitin yan kapag ganyan ang kulay. Siyempre pag ganyan, dadagdagan din natin. Oo, dadagdagan pa natin yan. Para madami-dami. Kahit hindi masyadong deep fry, okay na yung ganyan. Painitin muna natin to, then lagay natin yung mga pinakuluan nating pata ng baboy. So ito, medyo mainit na yung mantika, pwede na yung ganyan. Ilagay na natin tong ating pinakuluan kanina, tingnan nyo kung gaano karami yan. Ayan, ilagay na natin habang hindi pa masyadong ano, para hindi manalasik. So tatakpan kaagad natin yan. Takpan ka agad. Baliktarin natin lahat. Ang ganda ng pagkakaluto. Ayan. Pasensya na kayo doon ha. Sa may ngumingiyaw, may naglalampong kasi eh. Ang ganda ng pagkakaluto. Napakabango.
Takpan ulit natin to para hindi manalasik. Yan, so ito mga ka-taste buds, napritong-prito na ang ating ano, baboy. Napakaganda ng pagkakaluto. Oh, tignan nyo naman. Ito pa lang eh, ulam na eh. Napakalasa na yan eh. Pero syempre, lalagay natin sa kare-kare yan para lalong mas masarap. Okay, prito pa natin yung iba. Kita nyo yun, nagtatalsikan. So ito, baliktarin na natin. Ayan, hindi pa masyadong brown yan. So ito, luto na lahat. Mga ka-taste buds, napakaganda ng pagkakaluto. Ilagay ulit natin dito sa lalagyanan. At ito, tinan nyo yung balat, oh. So ito mga ka-taste buds, dito natin lulutuin ang kare-kare. Painitin muna natin ito bago natin lagyan ng mantika. So ito mga ka-taste buds, maglalagay tayo dito ng mantika. Ayan. Ayan, lagyan natin ang sibuyas bawang, pagsabayin na. Gamitin natin. So kaya natin dito niluto hindi sa kawali dahil mas malaki kasi ito para hindi umapaw. Ayan. Lagyan natin ang bagong alamang. Hayaan muna natin na mag-isa ito. Ang bango. So ito maglalagay na kami dito ng atsuwete. Nilagay natin ang puso ng saging. Haluin muna ulit natin ito dahil yung ating karne ay luto na naman yun, yung ating pata ng baboy. Pina-crispy namin yung kanina. Yan, gento-gentohin natin ito. Yan, at hayaan muna natin na medyo maluto-luto itong ating puso ng baboy bago natin ilalagay ang talong at saka sitaw. So ngayon naman, ilalagay na natin ang sitaw at saka talong. Lagyan natin ng talong, sitaw, yung pechay mamaya na. At haluin natin to. Nga pala, gagamit kami dito ng peanut butter, ha? Hayaan muna natin na maluto-luto itong ating mga gulay. So ito ngayon, haluin muna ulit natin to. Yeah, medyo luto-luto na rin yung mga gulay. Maglagay na tayo ng tubig, pero huwag namang napakadami, ha. Lagay natin yung nor pork cube, isang piraso, at haluin na rin natin yan para mag-melt na agad at lumasa. Pakuluan muna natin to.
So ito mga ka-taste buds, kumukulo na at haluin muna natin to. Ang bango, no? Ilalagay naman natin ang peanut butter. Lalahatin natin yan. Kailangan natin itong haluin para yung ating nilagay na peanut butter is mamix natin ng maayos. Ayan o. Yan, ang ganda na. Saktong-sakto. Pakuluan na lang natin yan. Pagkulo nito, ilalagay na natin yung ating pechay. At luto na rin ang ating kare-kare. So ito mga ka-taste buds, napakuluan na namin. Ngayon ilalagay na namin ang pechay. Lagay natin lahat yan. At hayaan mo na natin na medyo maluto-luto itong pechay bago natin haluin ng maayos. Ayan o. Sa bagay, kapag ginento naman natin yan, maluluto na rin yan. So ito mga ka-taste buds, luto na ang ating kare-kare. May naman ilalagay na natin ito sa ating bihon. Nga pala, nailuto na namin yung bihon. Taste buds, luto na, napakasimple at napakasarap na crispy pork pata pansit kare-kare. Ayan, so ito yung ano, yung bihon, papansin nyo to, yun yung bihon then nilagay namin yung toppings na kare-kare dito sa mismong bihon, at ito yung ating crispy pata na talaga namang napakabango at napakalutong. Kaya naman syempre ito na yung pinakamagandang part ng ating video, ang tikiman time. Titikman na natin tong ating pansit kare-kare. Kaya kung nagustuhan yung niluto namin, subukan nyo rin ito at siguradong magustuhan ito ninyong buong pamilya. So ito mga ka-taste buds, ang pinakamagandang parte ng ating pagluluto ay ang tiki mantay. Tikman na natin itong ating pansit kare-kare, ang crispy pork pata pansit kare-kare. Ayan, subukan nyo rin yan ha. At yung bihon. Kung nagustuhan nyo yung niluto namin, huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pa mga tibid lutuin tips na sigurado makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, magkita kita ulit tayo